guys. Super porolet. So, ito na yung carb natin. And makikita, mayroong mga sealant. Ito yun, ah. Lumabas na yung mga sealant, yun. Bubuksan lang natin para makita yung problema niya. So, ito na guys. Nabuksan na natin ibabaw. Ito yung mga nakuha natin spring para sa diaphragm. Iba-iba ng size eh. Kasi pinutulan siya. Bukas natin. Ayan, pinutul eh. Napalaki nakakapos siya sa, ano, sa rektahan. Kasi nung ginawi ko yung bike, pagka hinataw mo na, nakakapos na, parang nabubulunan. Ito siguro yung post nung ito, ibang spring ko. Tsaka ito. Tapos magkakaiba sila ng haba. Malaka nante ito. Malaking problema yan eh. Nasa isa ba ito? Ay, hindi yan. Pinalitan siguro ng diaphragm to, kaso hindi na naibalik yung lock kasi may lock yan dito. Dinikit na lang. Mukhang okay naman, magagamit pa naman. Yung mga nakita kong problema agad. Mamaya tingnan natin yung ilalim. So ito na, bukas na yung ilalim. Napansin ko ang laki ng jet. Yung main jet. Yan. 105. Puro 105. Masyadong malaki yun para sa stock setup. So, nagre-range yun. Alam ko, 85 to 95 yung stock. So, palitan lang natin ng mas mababa. Mga 85 siguro. 90. Palitan lang natin ng ano to? Main jets. Yung slow jet niya, pilot jet niya, 35. Kaya lang, hirap nang magano eh. Layo na nung fuel screw. Check ko muna kung mga barado yung linya. Pero kung good naman, malamang to, palit tayo ng ano, 38. Hindi, 36 din kasi yung ano, 35-36 yung stock. Dapat good to eh. Baka nagdumi lang. Mamaya, check natin yung total body. So, ito na guys, natanggalan na natin ng mga sealant-sealant. Pero lilinisan pa to. Kasi hindi ko pa nalilinisan. Pag iwalay-walay pa lang. Ito yung mga sealant eh. Pagka maganda naman yung goma, kahit din ay sealant, hindi naman magana, hindi man maglilik. Itong carb na to siguro sa version S to nakalagay. Yung motor niya PB1. Pero yung carb niya pinalitan, parang pang version S nga to eh. Sensya na, hindi ko kabisado eh. Pero ganoon pa rin eh, halos pares lang sila. So na guys, nalinisan na natin yung bayan, maingay na aso doon ah. Nalinisan na natin yung carburetor, na spray na rin natin ng carb cleaner. Dami tayong carb cleaner. Ano bang problema nga nito? Ah, yung spring. Spring lang naman, tsaka yung main jet. Malaki yung main jet. Papalitan lang natin ng main jet. Yung spring, naantay lang natin yung spring. Wala pa yung spring eh. Okay na to, pwede na assemblein. Ito, isa pa palang tip. Kasi medyo mahirap baklasin ng super port talaga yun. Kasi naninikit to. Naninikit yung mga, ano ba, dowel. Naninikit yung mga dowel. Ginagawa ko, tinatabasan ko to, iniiksian ko. Iniiksian ko to. Ano ba, to. Yan. Hindi ito ah. Siyempre, ginagrinder ko, nilalagari. Kasi kailangan maging smooth yan. Tapos maiksi lang.
enough lang para ma-hold yung ano, yung katabing carburetor. Kasi pag mahaba tapos nanikit, medyo mahirap siyang hugutin eh. Ang dami na kasira nito, nababasag to. Nababasag yan. Kung paano-paano nila sinisikwat. So yun, binabawasan natin yun para mas madali siyang i-assemble ulit. Tsaka tanggalin pag iwiwalay. So yun. Okay. Mga o-ring papalitan din natin kasi masyado mataba yung nakalagay. Okay naman yun, walang leak. Kaya lang, masyado mataba eh. Masigip siya i-shoot. So yun. Assemble na. So ito yung sinasabi ko guys sa ano, sa matang dito, sa gasket. Pwede nyo palitan to o-ring. Focus lang natin. Pwede yan o-ring. Bali, kuha kayo ng alambre. Tapos iikot nyo dyan. Tapos saktong-sakto doon sa pinaghintuan nyo, putulin nyo yun. Tapos ilatag nyo sa isang diretso. Ilatag nyo ganyan, no? Bawa, ito yun. Na-diretso nyo na. So yung haba na yan, yan yung circumference ng bilog ng o-ring. Pag binilog nyo siya, yun yung circumference. Pwede mo nang gamitin yun na basis para pagka bibili ka ng o-ring na pwede mo ipalit dito. Kung wala kang makuha nito. Pero ano naman eh, broad. Masyadong madaling makakuha ngayon nito. Dami, online nga, meron. Kaya madali ka makakapagpalit na ito. Nga lang, mag-aantay ka nga lang. Pagka ano, pag sinalat mo to tapos naramdaman mo nakabukol naman siya, kahit di mo nalagyan ng sealant, kasi nagpo-problema yung carburetor sa sealant, kaya niyang tunawin yun eh. Tapos papasok sa loob, mahihigop ng pilot, yung pilot masyadong maliit ang butas, so yun, naninikit sa pilot, sa main jet yun. Kaya maigi, wag lagyan ng sealant. Yan. Yan, linisin lang natin to. Tapos, ito, papalitan ng o-ring. Yung o-ring niya, pwede pa eh. Kaso, medyo ano eh. May mga bukbuk na lang. Ito yung mga o-ring niya. Palitan na rin natin ng bago. Para sure. Kasi mamaya, pag binalik natin, nagkaroon pa ng problema. Baklasa na naman. Palitan na rin natin ng bago. Okay. So, bukas lang natin. Ito guys, yung ito yung ano, yung maraming sealant. Yan. Tapos ito yung kulay. Pag nalinisan siya, ito na. Ito, brush cleaning lang to. Hindi ko na ginamitan ng chemical. Brush cleaning lang. Pwede naman yun. Kahit di na kayo mag-chemical. Tingnan natin yung difference. Ano? Dilim eh. Diba? Ano siya? Makintab din naman siya. Importante itong ano eh. Inuupuan ng gasket. Yan, para walang leak. Ayan. So yun, brush cleaning pwede yun. Tapos patong nyo yung ano, yung gasket. Okay. So ito yung ano ba to? Connector. Parang spacer siya. Para mag-hold dun sa bawat carburetor. Sa dalawang carburetor, no. So ito yung original niya, mahaba. Ito siya, sabi ko na puputulan yan. Sa kabila dahil putulan din yan. Para makita nyo lang yung haba. Kasi naninikit yan eh, aluminum to. Sa aluminum din yun. Nagkaroon ng moisture. Siyempre, mag-ano yan, magdidikit. Medyo mahirap po ba rin eh. Lalo pag sobrang tagal na nung motor, na hindi na pag-iwalay, talagang sobrang tigas yan eh. Kaya ginagawa ko, pinaputulan ko yan. Yan, meron lang enough na ano, na haba to para sumot sa kabila at
Tapos sa kabila din ganun. Para pag si-servicean mo ulit yung carburetor, madali na. Madali mo na mahugot kasi kaunti lang yung nakakapit. Yan. Tapos syempre bababaran ay papayaran natin ng grasa yung bolt, yung shaft. Itong shaft na to. Kadalasan itong manipis yung nagpo-problema yan, tulad yan. Nakalawang na. Papayaran natin ng grasa bago natin ipag-shoot. Siyempre dahil malinis muna to. Lilinisan. Tapos yun, puputulan ulit to. Kailangan makalas ko to. Medyo mahirap tanggalin to. Kasi kinalawang na eh. Yun. Puputulan lang natin ganyan. Ganyan kaiksi lang. Mamaya, pakita ko rin pag nakashoot na. Para madaling ano, madaling hubarin ulit. Okay, okay. Ito guys, buo na yung carbs. Ito naman. Wow, bago. Bagong linis. Linis lang. So, papalitan lang naman natin yung nakaupo dito. Sa needle jet. Ito, tawag dito, needle jet. Dito nakalagay yung main jet. Tapos, sumushoot naman dito yung jet needle. Yung nasa slide. Yan. Papalitan lang natin to. Pwede natin ikabit dun. Yan, ma-assemble na natin to. Alright. So guys, eto na. Napalitan na natin ng mga main jet. Yan, 92. 92 yung nilagay ko. Kasi wala na akong 95. 90 sana. So, inisip ko, halos ko, kadikit lang 92. Medyo marami ako 92. Kaya yun na yung nilagay ko, 92. Tapos, ano pa ba? Ito, bago itong mga ito. Yung float valve, mga float valve niya, maayos naman. Mukhang bago eh, kaya hindi ko na rin pinalitan. Nag-leak test na rin ako, okay naman. Nagsisil lahat. Maganda sumara. So, yun, okay na yun. Hindi na natin papalitan yun. Ito lang. Yung main jet lang yung pinalitan. Pilot jet, okay din. Nilinisan ko na rin yung mga yan. Yung fuel screw na lang. Papalitan natin ng mga o-ring kasi flat na eh. At yung mga o-ring niya, papalitan lang yun. So, pwede natin isara to. Inaantay na lang yung spring sa diaphragm. Kasi iba-iba nga yung spring na nakalagay. Although, pwede naman natin pagganahin yung motor na yun yung nakakabit. Siguro, pag hindi dumating yung spring, isalpa ko muna para makapag-tono lang. Kasi medyo marami pang gagawin dun. Magpapalit pa ng magre-repair ng leak sa gilid ng sa may clutch cover, papalitan ng gasket, tatanggalin yung leak, tapos papalit ng bearing sa harap. Andun yung motor eh, sa labas eh. Mamaya, papasok ko sa shop. Papalit ng bearing sa harap na gulong, tapos change oil. So, yun. Tapos, road test na. Okay, okay. So, ito na guys. Ready na yung carbs natin. Carburetor. Init, nandun sa impyerno yung motor. Impyerno tayo na, init eh. Papasok ko lang. Tapos mag-change oil tayo. Tapos, hindi, drain lang yung langis. Tapos, gagawa ng gasket. Meron tayong ready gasket, pero mas maigi kung ano, yung branded na gasket eh. So, itatrace lang natin yung existing na gasket sa branded na gasket. Tapos, yun, salpak na natin, palitan na natin ng gasket. Tapos, change oil. So, ito na guys, nakapag-change oil na tayo. Ito na yung carburetor natin. Ready na to eh. Naisaksak na natin lahat ng mga pyesa niya. Nga lang, wala siyang ano. Nga pala, parang sa ano nga to? Sa spec 1. Parang sa BTEC. Hyper BTEC. Na carburetor. Kasi naalala ko yung hose sa loob, yung sa enrichment. Ito. Ayan nga eh. Tsaka yung ano, paraan ng pag-synchro, nakabaliktad siya eh. Pagka sinisynchro kasi ito na ano, yung nakasaksak sa makina, pipihitin mo yung throttle para ma-access mo yun, yung tornilyo na yun. Para masynchro mo. Patay makina syempre. Tapos, paandarin mo ulit. Tingnan mo yung ano, yung level ng gauge kung pantay na. Pag di pa, pihit ulit. So, medyo matrabaho. Kaya naisip ko, baka sa spec 1 nga to. Hindi siya sa ano,
Hindi siya pang version S. Ayun. Ito, dinedrain lang. Tapos, to. Alam tayo dito ang 806. Yung mga nagsasabi na hindi daw ubra yung 806. Ayun, bahala sila. Basta ito kasi filter din naman to. Marami na rin tayong ginamitan ng 806. Ayun, palitan lang natin to. Tapos yung sa gilid na yun, leak sa gilid na ko. Ito sa may clutch. Palitan natin yung gasket. Kasi nagli-leak dun eh. Okay. Na guys, kalas na. So ito, kumakalog yung bearing. Focus natin. Hindi makita eh, no? So, makakalog nga siya ito. Tsaka yan, ganito. Maririnig mo, may kumakayod. Ayan, papalitan lang natin yung bearing. Dalawa na, syempre. Kasi, kaysa isa lang. Yung kabila kasi, medyo parang wala naman tama. Ito yung malala eh. Ayan, palitan natin, syempre dalawa na para sabay. Kasi malamang yun, may tama na rin. Baka pag nalinisan yun, saka kumalog. So, maigi bago papalit natin. Tapos, kasa na. Ayan, nakapag-drain na tayo ng langis, palitan ng filter. Ito na lang, yung gilid na lang. Ito yung leak dito. May leak kasi dito. Ang langis. So, mapalitan natin ng gasket. Ito, ang kintab. Okay. So, ito guys, yung pamalit natin na bearings. Yan, NSK. Yan, bago yan. Ito, lilinisan lang natin yung shaft. Medyo makalawang na rin. Tsaka ito, tigas na tanggalin. Ito. Yan, linisan lang natin. Tapos, grasahan syempre. Para smooth yung pasok. Yan, pwede natin ilagay yung mga bearings. Lilinisan lang muna itong pinagupuan ng lumang bearing. Ayan. Okay. So, ito na guys. Ayan, permis yung ayan, dito yung may-ari. Permis yung minaratin. Sa tinesting nyo na rin. Okay. Maganda yung response. Matulin. Matulin siya. Maganda yung ano, yung balik nung ano, sa tachometer, yung RPM. Permis na 1,000. So, yun. Tapos din. Alright, thank you.